So yun mga kalingap, at yan for today's video nga pala po ay mga kasama natin ulit si Twixie. So hindi na ito sundo si Ria kasi hindi natin siya susunduin. So baka ano na ito, dalaw si Ria kasi dadalawin natin siya. Kasi kanina nagchat siya sa akin na sabi niya pagod na pagod daw siya. Kasi yun maglilinis nga daw siya, kasi daming lilinisin. So tapos sabi niya wala daw siyang content. So baka ano, pupuntahan natin siya ngayon, bibisitahan niya. So pwesa lang to, di niya alam na pupunta tayo. So puntahan natin at kawawa naman. Siyempre bibila natin siya ng mangga, yung paborito niya na may hipon o yung baguong yung maliliit na hipon sa kapon. Kahit ako paborito ko yun. At siyempre bilanin natin ng tinapay o kanyang mga kapatid, no? Kasi wala pa sigurado yung kanilang mama at papa kasi nagtatrabaho nga, di ba? So yun mga kalingap, samahan niyo po kami at sa panibago na namang ano, bukakan. So yun mga kalingap, at ayun nga, dahil alam ko kung anong pinaka-favorite ni Trixie, nabibilan natin siya ng mangga. So okay, mangga or pako kung tawagin. So nay, magkano dito? Opo, 100 per kilo. Saan ang 80? Dito. Bili nga ako isang kilo. Saka magkano sa bagoong? 20. Bale, sa taas. Bila natin siya. So ito talaga yung pinaka-favorito ni Trixie. Kahit noon pa man. So, check natin kanina si Trixie. Sabi niya, maglilinis daw siya. So di nga alam na pupunta tayo. So, dalawin natin siya. Kasi kawawa man yung bata na yun. Tapos 20 pesos na ito. Tapos bigyan natin ng bagoong kasi yung pinakamasarap talaga at pinakagustong gusto. Diba? As a friend, alam na alam po talaga na yan yung gusto niya. Bahala na lang yan, Nay. Thank you, Nay. Salamat. Siyempre, bilan din natin sina mga kapatid niya. Bilan din natin ang pinapay. Bibili ang pinapay. Magkano dito, ate? Diba? So yan, at nakabila na din tayo ng para sa mga kapatid niya. So kay Trixie at para sa kapatid niya kasi sa panigurado, mag-snack sila ngayon. Mag-aapo na. So wala nga naman, di ba? So baka meron din silang ano, so dala natin sila. A few moments later. So yun mga kalingap, siyempre nandito na tayo at pakain na natin yung salubong natin. Ano kaya ginagawa? Saan nag-iipit na? Kaya wala yun pa. So kalab ko yung salub na
Lamlis na din yung pinapres sa pulta mo. Siyempre di niya alam, kaya dito tayo sa likod dumaan. Saan kaya? Sino kaya naandun? Ito. Hindi na kaya sinapapa niya. Siyempre. Uy, enak. Makikita niyo po ba yan? So, yun yung bahay na pinagawa ni Kalinga Prat. Nagubot tayo. Kakali. Dumating na Shopee. Bubuko tayo. Patayin natin yung kapatid niya. Sakita na ako. So, sana di mag-ingay. Mag-doon ka pala Shopee, ha? Bisita ka. Yung kay, alam mo na, di ba? Chat ka sa akin, sabi mo, stress ka na sa studies mo. So, may tinala ako pa kasi, siyempre. Shout out po, andito na naman ako. Meso mo. Napakasipag mo today, grabe ka talaga. Nagpaalam ako sa kapatid mo, nandun sa labas. So yan, yung favorite niya po, mga kalingap, dinalang ko siya. So, pagbabalating ko na yun. Nagbala ka pero ako magbabalat? Oo, hindi, ako magbabalat pa kasi yun. Kasi yun, di ba? Ano may ginagawa mo? Susulat ka? So, wait, ako magsulat. Bakit nasulat ko, babe? Huwag na. At siyempre. Siyempre, surprise nga eh. Pero, bago pumasok, magpaalam ako sa kapatid mo. Sabi ko. Alam ko hindi. Sabi ko. Ika, saan si ate mo? Di ba, nagano ka pa nga ng Shopee? Shopee. Ay, ano yan? Ha? Kita mo yun? Oo. Sariling sikap, oh. Sariling sikap siya, guys. Kaya nga eh. Lang ako yung bisita, pero ako yung... ano? Nasaan ka electric pan dito, no? Ay, ayun. May electric pan. So, sana mabuksan yung electric pan, no? May kaman? Yung magkukusa yung bisita. Masak mong bisita. Ah, kala ko ako yung gagawa niyan. Hindi mo ako nasabi. Hindi mo nasabi. Siyempre, parang ano din yun. Diba? Kasi, ang sarap talaga ng mangga ngayon. So, galing ako sa practice ngayon, mga kalingap. Galing po ako sa practice ngayon. Practice? Kasi ako yung actor talaga po doon. Ah, yung baliw ka? Oo. Hindi, actor ako doon. Ang purpose ko doon, rebelde. Sabi mo. Ano lang yun, siyempre. Pinag-aagawan ka, pero... Kasi wala gaganap na baliw.
So, kaya... So, ikaw yung magsusulat. Sige na. Uy, pangit ang sulat ko. 98 page, control pa lang. Pangit ng, yan, 98 page, control pa lang. Pangit ng sulat ko. Tapos may nagpapasulat. Except dito. Hindi, baka magsama-sama yan. Alam mo naman, pangit ang sulat. Ang ganda pa naman ang sulat niya buong ako dito. Pang engineer. Ang sulat ko. Panoktor nga yung sulat ko. Okay lang naman. Huwag kang ano. Kasi bisita nga, diba? Pag sinabing bisita, pinagtitimpla lang kape. Kasi, sa bisita? Sabi ko sa'yo, culture yan ng mga Pilipino. Energen! Ano? May gatas dyan. Demertin ko! De, energen na lang. Sige na, kahit. Oo, may uy, gatas naman ito. Kahit ano. Siyempre, bisita ako dito. Siyempre, dapat pinagtitimpla. Yung nagtitimpla ka pero sa labag sa loob. Labag sa loob mo. Yung gumagawa ka na lang basta-basta, no? So, inabala na nga po natin siya kasi alam pa talaga mahaba pa yung sinusulat niyan. Pero kasi wala kang tulungan, di ba? Tutulungan kita pero hindi mo maintindihan yung sumusulat. Kasi magpakita ako sa picture ko. Huwag ko. Sabihin ko, ikaw nagsulat. Para saan? Baka na ako tapos na ang sem niyo. Di pa nga nag-exam? First and second sem. O, second sem pa lang kami. Ang minamadali mo naman kami. Ay, oh, second sem pa lang kayo? Ay, oh, second sem pa lang nga pala kami. May tinatawag lang kami na prelim at midterm. Mayroon din ba kayo nun? Ano? Yung mag... Ang exam niyo ba every sem or hindi? Every quarter. Ganun din sa amin every quarter. Yung prelim at midterm. Nakasukalan mo bang energy? Okay. Depende sa'yo kung gaano ka katamis magtimpla, gano'n. Ako kasi kahit ano iniinom ko eh. Wala akong pili. Katamis na ako? Okay na yan. So, make sure na hindi ako magpapaso niyo, no? Sinabi mo, malamig na tubig. Ay, sorry. Sorry naman. Kain ka na. Bisita. Dapat kasi may... Dapat proper, no? Dapat may pinggan na naan dyan yung lalagyan ng pagkain. Kasi bisita. Dugdugugas ko talaga ito. Akala ko makakatulong sa akin, hindi pala. Makakatulong ako sa'yo, sa ekonomiya. Sa ekonomiya ng bansa. Ayusin mga desisyon mo sa buhay, huwag ka po akong galit. Oo, nagdadabog ko. Kamagdabog yan! Ano? Ba't kanya yung tsura mo? Ang ganda mo sa camera ko, parang hindi ko camera. Tutulungan ako. Papahirapan mo lang pala ako, nagpunta ka ba? Uy. Ayan, thank you. Yung nakamahalan ha. Nasaan yung mga kapalit mo? Hindi ka pang mga kapusog dyan. Kawin naman yung... Parang ayaw ko na inumin yung kape ko ha, parang gusto ko juice na lang. Kita ba? Dapat mausay tubig oh. Yung kape, yung juice. Oo, juice. Kasi ang init, di ba? Papalamigin ko muna. Tapos juice naman. Juice muna habang nagpapalamig. Hindi, joke lang. Joke lang ito. Huwag kang ano dyan. Anggot na siya. Hey, John! Prepare tayo, guys! Anggot. Uy, grabe, oh. Lahat ng... Ang umituloy. Pag matutuloy. Pag matutuloy. Ihimpla ko to. Oh. Kailangan ubusin mo isang pichel. Uy! Huwag mo isang pichel. Itong tubig na to. At itong energy grabe na grabe naman yan. Hmm? Grabe. Baka hindi ko kaya yan. Sugutan mo pala ako. Baka matado ka lang sa lagay mo na yan ha. Dumapot ka. Ay! Baka-witch. Baka-witch. Ayusin mo na! Ang gusto mo? Hindi! Joke lang naman ako! Ba't kailangan pa may tang? Oh, ang sabi mo, juice. Kaya nga! Joke lang naman eh! T-A-N-G Tang? Juice. Marunong. Hindi ka wala! T-A-N-G Tang? Juice. Juice!
Tapos, ay! Ay, parang mo iba na yun, ha? O, timtang ka! Kapag binimta ko talaga to, ay talaga mo uubusin. Sige, huwag na nga, ito na lang. Ito na lang. Masaya na ako dito. Kasi, yun, thank you, Trixie. Yeah! Yeah, to, yan. Thank you. O, thank you nga, Made. Thank you kasi pinagtimta mo ako ng kakaibang kape para may nalumulutang na ano ba to? Energy pala yan. So yan. Yan. Thank you. Magsalat ka na dyan. Maraming salamat. Pasensya na sa abala. Mamaya pagbabalat kita ng ano. Pumunta lang pala siya dito guys para abalahin ako. Hindi pala para ano? Hirapan ako. At least pumunta. Sana hindi na. Sana hindi. Diba? Kung papabigatan mo lang din ako. Lamig, lamig. Ay, ayaw ka lang pala to. Minimig ko na lang. Diba ang sabi mo? Ayaw mo talaga magtimpla po eh. Maaanman ka? Sarap mo magtimpla, Trixie. Sarap niya po magtimpla. Tural yan. Tural yan. Pare lang tayo dyan, pare. Pare. Tural yan. Tural yan. Kulong tayo dyan. Tigas na tigas. Pagka marunong. Sarap niya po talaga magtimpla. Kaso nga, pang... Para nagre-reklamo ko. Wala po akong sinasabi, nananahimik lang po ako dito. Sabi mo ayaw mo mapasok, oh. Bibigyan ka ng tubig na hindi nakakapasok. Diyan, sarap talaga yun. Unang higa po palang, baka nang nasa Iceland. Sinasabi mong malamig yung tubig. Hindi. Kasi masarap talaga magkape sa Iceland kasi malamig yung panahon. Wala mo naman nakapunta na. Gusto ko mamunta yun, sa pangarap ko yun. Kung ipagkait sa akin yung pangarap ko. Sama mo na lang ako ng pagnatanong. Oo, sige, sama ka pa. Nag-aaral pa kasi ako eh. Pwede ka doon, ano? O ano, yaya na naman. Nagandala ng damit. Kung pinagampalala mo ako. Yung ang ganda-ganda ng... yung ang ganda-ganda ng ano na... Ang ganda ng outfit mo, tapos... Pagdadalhin ka na. Hindi speaker. Ulting bagay. Malay mo, sa ating dalawa, oh. Ikaw yung mas mauna. Di driver mo na lang ako kasi roon mo. Ay, oo nga, no? Palay mo, di ba? Na makakarap mo? Masisikap mo na ako. Tapos kukunin kitang driver. Oo, pwede yan. Tapos babangga ako kasi naiinis ako sa iyo. Tapos ipapakulong kita. Ay, tama. Ay, nice idea. Ayusin mo mga idea mo sa buhay. Kasi pag binangga mo siya, maaari ka pang makulong. Tatanggal ka pa sa trabaho. Tapos, sasabihin mo sa lahat na huwag kang tanggapin kasi kinamang maayos. Ang sakit kasi pag-iisip. Ay, tama! De. Right? Sabi kasi, pag-driver, suit lover. Kaya, ako yung pinaka-suit lover na driver na nakilala mo. Kaya, kuhain mo na akong driver. Bukas, may session pa ako bukas. Sa manual. Sana lang talaga ito. Pero kapag ako naman yung ano, kaya na lang kita na yaya na naman. Pero ikaw yung yaya na yung sahod niya every month, 100,000. Ay sige, payag na ako. Every month ang pala na 100,000. Tapos tagababa mo ako. Tagababa. Huwag na lang. Kung mamamatay akong mahal. Sa takit. Nagpapababa lang ako sa'yo. Kung parang bata lang. Hindi ko naman sinabi na kay ano pala yun. Ketika. Sumari mo nga naman. So, sabi nga ka na. Keep on dreaming. Yeah, English. May baliw ka lang marunong mag-anagay. Keep on dreaming. Keep on dreaming. Uy, oh my God, yung bangs ko. May stress? Nabangs na ako. Yung buhok kasi masyado siya. Okay lang. Buhok ko ang sinasabi ko na. Madami mo na lang ang buhok. Masyado siya nagiging shiny. Shiny, shiny. Pagupit ka kalbo. Grabe ka sa akin. O, di ba may challenge ako sa iyo, magpagpikit ko yung kalbo. Mali yung kapatid. Ay. Kasi, tapos na ako sa aking mga kasalanan. Di ba, patawad mo na ako, di ba? Oo! Ay, susulat yung tao! Sorry. Name na may one? Name one! Name one. Trixie, name two, ano? Name to Tarikay, oh. Hindi accurate, hindi accurate. Ah, hindi ba accurate? Pasensya na. Galit sa atin. Pumunta para mong busik pala. Hindi! Punta ako dito para tulungan kita. Tulungan? Tsaka, ano?
Ano? Ano? Wala siyang marason kasi nga, pumunta. Ay, dapat ang ano mo dyan ay... Annoying Trixie for a day. Hindi naman pambibisita itong ginagawa mo. Pambibisita. Pambibisit naman to. Sulat ka na. Kanina ka pa nagsusulat. Nasa first page ka pa lang. Uy, kakagising ko lang. Kakagising ko lang. Kakagising ko lang. Nakapirapan mo ako agad. Pero bakit favorite mo yung ano? Manga? Uy, masarap kasi yung ano. Itong ganyan. Ah, yung bagong. Bagong matawag yan. O, di ba alam ko yung favorite mo? Siyempre, pagkaibigan, alam mo dapat. Hindi ko maalam yung side. Ganyan din. Wala namang exact na favorite. Parang lahat ng... Kahit anong pinakain mo kasi ito eh. Kahit anong pagkain, basta... Basta libre. Masarap siya mga kanya. Sarap talaga yun. Sarap talaga yun. Pero sa pagkutas, yung pinaka-favorite ako, hindi ako nangyayalak pa. Ano ba? Grapes ba yun? Hmm, favorite nga rin siya. Grapes? Mm-hmm. Yung unseedless? Seedless or weed? Favorite din mo. Kasi nahihilo ako doon pag nakakala. May ano kasi yun, may account. May account. Hindi naman. Kasi namama mo? Nag-grower. Kasi ikaw naman yung search style. Nagpapitog na pala naman. Ito naman, dapat lang. Goal. Ba't naman tayo may goal? Goal. So, ang hirap lang talaga yung singit ng ano. Lahat ng gahain mo sa school kapag madami kang ginagawa. Hirap ba maging multitasking? Ano ba sabi? Ako hindi ako sana. Hindi naman ako sana na ano, multitasker. Kaso, napipilitan ako dahil sa sitwasyon ng buhay. Kaya ko naman ako. Sige, mood pala. Eh, seryoso. Sige, mag-iyak ka lang. Go, be! Mag-iyak ka, be! ano ba, compliment ba yan o pang-insulto? Uy, kinukomfort kita. Hindi mo ba alam yung comfort? Ano yung comfortness mo ha? Pero, ibis, huwag ka nang iiyak. Dapat pala kasi yung loob ko, pinapiyak mo pa ako lalo yun. O, syempre, ganito kasi yan. Kapag umiyak ka, malalabas mo na yung sama ng loob mo. O, yan yung sinabihan ko. Sabi ko, ano, hindi ang trespassing dito. Pag-ano pa kagkakamusin mo yun? So, mamaya mga kalinga, after ating niya magsulat. So, meron siyang, di ba ngayon na lang ano sa akin, katanong mo. Ano yun ba yun? Ano yun? Patala ko sa akin. Siya nga. Yan. So, wait for my answer. At siyempre siya din. Question. So, ito ay di na about sa, yung puro, ano ba, puro, katuwaan or puro happy-happy lang. Siyempre, tungkulin din ninyo na malaman yung about sa mga personal na pinagdadaanan namin sa ngayon, di ba? Kasi alam nyo naman yung mga dati. Yung mga ngayon, yung mga kinakaharap namin as student, as a vlogger, di ba? Napakadami. So, maabangan nyo po yan yung upload ko sa vlog ni Trixie at vlog ko po. Pero magkaiba kami. So, yung kasagutan ko siyempre sa vlog ko yon. Ay, vlog niya. Pati-reyekong ka na. Tapos yung kasagutan niya, eh, siyempre sa vlog ko yun. So, abangan niyo po yan, grabe. Parang ano, si... Sino ngayon yung maliti ng mukha? Si Colleen ba? Uy, si Colleen! Maliit talaga ha? Pag maliit ako? Hindi, ang ganda kasi ni Colleen. Yung ano... Uy, salamat sa sinasabi niya mo. Si Colleen, hindi ka... Ay, so sinasabi niya, pangit ako. Pangit ka din. Pangit sinabi. Lahat ng tao. Pag pangit ako, pangit ka din. Lahat ng tao may mukha. At lahat ng likha ng Diyos ay maganda. Hindi. Diba? Pangit ako. Ako magpapatunay nun. Pag pangit ako, pangit ka din. Ay, ikaw. Ay, ikaw. Ay, ikaw. Ay, ikaw. Ay, ikaw. Ay, ikaw.
Kailangan pa bang hugasan to? Joke lang. Siyempre pa yung hugasan na una natin. Kasi kawawa ka naman eh. Ako lalagyan dun eh. Ayun po na lang. Wala ko. Zero pa yata. Okay lang sa'yo kahit maasin? Okay lang yun. Okay. Ayan, magsisimula naman na mga SIM ang mga person. Sarap. Taste good. Wait! Mabalag tayo kasi sarap talaga dito. Sabi ang asin. Kasi ang asin yun. Kasi ang asin mo. Hindi kasi naligo yan. Naligo ako. Hindi. Naligo ako. Tanong mo pa si Kuya Alpi. Kuya Alpi. Kansakit. Kansakit ka din. Babalat na nga kita. Yung gaganyan mo pa ako. Ang alay pala nito, no? Yeah, dapat talaga bibisita ng mga nga nito yun, no? Kasi pagbisita, nako. Kala ko kasi pagbisita, eh, pinitrip yan ang tama. Pero naman yung update talaga. Kasi ano yun, requirements yun. So, di ba? Bisita, eh, bisita. Okay lang yan, mag-best friend naman tayo. Ah, ganun na pala yun pag magkaibigan. Oo, ganun yun. Hindi nabisita na. Ano na lang? Parang ano na lang? Nagbabalat ka pero natatanggal. Mamaya buto na to. Okay naman. Ang talim kasi ng ano mo. So talim pang kuko ko. Uy, guys. Hindi na kasi. Talaga naman si Justin. Tulungan mo kaya ako dito. Hindi mo ko salita ka dyan. Man. Dami mo kasing alam eh. Hindi naman kasing ano. Hindi naman kasing tulungan na lang. Uy. Ito kasi ang mga alam hindi nagka-alis. Ang laki naman yan. Maan yan. Ang laki. Pagumpa ko ito sa ano. Saan? Ha, pwede ba yan? Pwede ito. Baba mo ano. Bumawal ito. Oh, di ba may green-green pa kasi ganyan ka nipis. Pangit yan. Ito na naman ito. Maganda na nga yun. Mas dama ko to. Tara ko lang, sorry. Ayaw mo sa kabaro mo. Ano mo ba yung ganun? Kabaro. Kabaro. Ay, hello pa siya. Ayaw mo sa kabaro. Pag nag-gym ka kaya, may matutunan kaya sa'yo. Okay, tatanong kita ng seryoso. Seryosong tanong yun. Ito nga ako tumataba. Kaya nga. Pag nag-gym ka kaya, may matutunan sa'yo. Ito, matutunan. Okay, bakit mo.
Pinalang kasi yung isa. Natatanggal mo lahat. Hindi. Ano lang yan. Ganyan talaga pagbabalat. Requirements yan. Ay. Baka mo may puto. Ito ang balat. Sayang naman yung pag-gym mo, di ba? Kung hindi natin gagamitin. Ano naman connect sa muscle? Sa kamay lang to. Oh, adang ganggang ko. Hindi na ano din. Wow, magawa naman pa yun ang dasat, ha? Pa? Masa naman yung sinasulat mo, tapos mo na? Hindi, para kung masasulat ang kulit mo. Siyempre, bisita dapat kasi kasuhin mo nun. Hindi yun ang bisita ng gasol. Kala ko, bisita ang makakatulong. Makatulong naman bag ako. Makatulong ako sa'yo magsulat. Nakapagsulat ako yung mga one word. Ah, talaga? Isang guwetan talaga. Nasagi pa ako. Nasagi pa ako. Laki na ang pag. Ito, ganun sa belta na. Ay, santal pala yun. Tignan na kasi ang langitin mo. Pero ito naman sa kilim. Ay, ba naman natin? Diyan mo na. Oh, nakaya mo yun. Nangingilaw ako, boy. Nangingilaw. Sabi oh, kung ako nasugat dito yung sinin kita. Yo. Yan na lang kasi oh, yung isa. Gusto ko nga maliit. So, pag-gym ako eh, basic lang yun. Basic. Sub. Ang asin mo. Ang masasin mo. Dali. Tagbalat na nga kita, alam mo pa nga ako eh. Tama niya. Napirapan mo pati pa rin din eh. Hindi ko pinapapag niya, ano ko may gatas. Nagkalo na. Saan pa boss? Ano pa po? Ano pa po ang... Pwede ko ba yan? Uy, huwag. Meron pa po ba? Segregations. Ulit talaga ng kamay mo, no? Parang hindi ka kumakain ng ano. Oo, ha? Pwede ka naman. Yan mo naman, confirm mo naman sa akin. Kalahati lang yan. Kawawa ka naman talaga. Udad, huwawa ka talaga. Mas malaki pa ngayon ako rin, oh. Alam mo ba? Aray, mataba ka. Hindi! Nag-gym kasi ako. Tignan mo, pinangin ako yung katakan nito. Shut up! Balak ko dun mo lalagay. Yan, yeah, dito. Alam mo yung... Stalin natin sa akin. Ito. 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 Diyan mo na lang. Tututun na. Sa'yo na po si Twixie. Nag-picturean mo ako, Ben. Uy, uy, huwag kang ano. Dito po kami sa tabing ano nila. Tabing ito. Yeah. Ano, so... Ilog, pero may nator pa. May nator pa kasi... Nakaano nila, iwas na ritis. Ang ganda, no? Ang ganda nung ano. Ganda yun. Ganda sana dyan kung wala ka dyan eh. Ay, ito ka. Dito, dito. Abala ka dyan. Dito ka, dito, dito, dito. Ipilan mo nga ako, Justin Aguirre Vlogs. Ne, dito ka, ne. Wait. Ang ganda talaga po nung araw, di ba? Gumanda, gumanda lalo. So dito na magaganap ang mga katanungan ni Trixie. So, let's proceed na. At abangan niyo po ang question. Answer, question. A few moments later. So yun, Nagiray Vlogs. Yes, Mr. Nagiray Vlogs. Big love shoutout. Mega love shoutout. Yan po si Trixie. So tulad ng sinabi namin, no? So ito papatuloy namin yung mga question. Kasi sabi nga, yung
as a viewers, di lang basta yung kung ano lang nakikita. Siyempre dapat malaman nyo din kung ano na, ano, sino na ba yung Trixie ngayon? Ano na ba yung kalagay? Ako na to! Kaya ka, ikaw na to! Ikaw na yan! Pero bagay ka talaga mag-artista. Sa tingin ko lang, kasi alala lang mo yung nag- up tayo dun sa yung bago maikasal si BSK. Ay, may video pa ako na! Ay, huwag mo po. Papost ko na talaga. Uy, papala yun sa'yo. So, yun nga, bilang mag-aral, ano ba, mahirap ba na ngayon? So, ngayong grade 12, hassle. Ngayon. Pero sabi kasi triple daw pag-college. Triple talaga pag-college. So, ano yung mga ginagawa mong way para malagpasan yung mga hassle moments? Kanina? Alam mo yung kapag natatampakan ka ng gawain? Oo. Iniisa-isa ko muna yun kasi kung maiinis ka or ma-stress ka, wala yung pag-aanon. Wala yung mapupunta. Pero kung iisa-isain mo yung mga dapat mong gawin, may matatapos ka. Kumbaga, pang-inorganize mo. Oo. Iisip mo muna kung ano yung dapat mong gawin, kung ano dapat mong unahin mo. Pero, dapat hindi mo mapabayaan yung gawain mo sa bahay. Go! Pero dahil nagbablog na tayo, nasisingit-singit natin yung pagbablog. Ang hirap pala. Hirap pala na mag-multitasking pa. Ang hirap pala, pero nakakaya ko man. Nakaka-upload ako. Masaya man, kaso yung mga sleepless mo, mahirap. Pang naano ka na lang. Kanini bago. Pero sa una lang, yun, nung alam mo, nag-start ako mag-vlog. Mahirap talaga sa akin. As in, talagang tinatamad ako nung 3 weeks ako lang vlog. Kasi para sa akin, mag-focus muna ako dito sa ganito. Ganyan. Pero nung na-experience ko na ganito pala, pag pinaulit-ulit mo nang gagawin, parang na-immune ka na. Nagiging, parang kayang-kaya mo na kahit sa mga simpleng ganito na mag-content, kumuha na ako. Saka ang hirap kayo umisip ng content, no, di ba? Kailangan yung ano talaga, yung okay na content. Parang basta-basta na. Oo, kasi pag basta-basta lang. Pero yung content na makakatulong pa. Oo naman, the best yun, pag charity. So, mangarap ko din kayo mag-charity kasi wala pa ako charity na. Sa ngayon, ano yung ano mo? Ano yung pinaka main problem mo as student? As a student talaga. Siyempre, bilang grade 12, graduating. Sa pang ano, no? Financial talaga. Financials talaga. Kaya, kailangan natin magsikap. Pero dahil sa ano, sa mga natatanggap ko dati. Oh. Alam mo bang may naipon ako? Uy, kawin, nakapag-ipon ka? Nagagamit ko siya siguro ano na, more than a year na. Grabe, so talagang kinip mo, hindi ka nagpakagastos. No? Pero magwawan niyo yun ah. Tapos? Siguro 8 months ka. Talagang ginanan yan, no? So ganun naman talaga. Hindi, naka-mindset kasi sa akin na para hindi na din mahirapan sila ba ako. Why not i-keep ko yung pera, tapos kapag kailangan ko, tsaka walang ilalabas. Ang hirap kasi kapag graduating ka, syempre. Pamasahin mo, pangkain mo. Kailangan mo talaga tapos mga bayarin mo sa school. Oo, yan napakadami bayarin. Oo, yung mauubos yung pera mo sa bayarin sa school. Oo. Pero yung kasi isipin mo pang mabayaran mo yung ano kaysa kumain. Kaya nga, nung unang pangasok ko ng college, may dala akong 1K. Pag-uwi ko. Nakidlatan! Pag-uwi ko, nasa ano na lang. 10 piso yata yun. Ang ginawa ko, nangiram na lang ako doon sa klase ko. Sabi ko, di ako makaka-uwi nito. Kasi nagko-commute pa ako noon, wala pa ako motor. Di pa ako vlogger, di pa ako gano'n. So talagang napaka-blessed ni Lord, no? Kasi binibigyan niya tayo ng mga bagay na binubuhay niya tayo na basta anak, magsikap ka lang, talagang bibigyan kita ng mga biyaya. Pero alam mo, kapag may times na last money na, ganito ganyan, nagdadasal ako. Paano kaya? Kahit sana, ganyan, may maano akong financial kulit, pagpapakulit. Tapos alam mo yun si Kuya G. Lumags? Oo. Parang siya yung nagiging daan. Uy, grabe naman. Yan, thank you so much kay Kuya G. Lumags. Oh, shoutout po kay Kuya G. Lumags. Shoutout po sa'yo kasi every time talaga na maglalas money na ako, bigla siya naparamdam na nangangamusta siya. Trixie, kamusta ka na? May allowance ka pa ba? Bigyan kita. Kita tayo, ganyan-ganyan. Tapos, alam mo yung unexpected. Oh, the best. Expect the unexpected, parang ganun. Pang, yung parang nagdasal ka lang, tapos ayun, nabigay na agad ni Lord. Parang may hinala. Parang ang sarap lang sa feeling na tuloy-tuloy yung pagiging, ano mo, pagiging maano ko sa pera. Pero para sa'yo, pag binigyan ka ng alabawa, or na-sustain yung needs mo, binigyan ka ng, ganun nga, ng
ang pang-allowance mo, anong dapat yung gawin para sa iyo para mapatagal mo yung ano? Budget. Budget talaga. Talaga kailangan mo mag-budget. Yan ang kailangan sa life mo ngayon bilang ano, student. Wow. Ang hirap naman kasi mag-ano, di naman ako makaka-work ngayon kasi ano ako sa height ko. Pero gusto kong maging working student. Ako din. Pero yung pagbablog, kapag kumita, kapag ano ka dyan? Kumita na talaga ako sa YouTube para syempre. Ang iniisip ko kasi, sana kapag kumita na ako sa YouTube, ako na yung magbabayad ng... Ay, 18 ka na pala, na 18 ka na na. Pwede ka na mag-open ng bank account. Ako na yung magbabayad ng kuryente, ng tubig, ng wifi, ng mga needs, kunyari ulam. Tapos syempre, pag may mga times na nagkakaroon ng conflict, kagaya ng si mama nagkakasakit. Tapos kailangan mo ng extra income, kailangan mo mag-ipon, pang-ospital. Si papa naman kasi, almost 2 weeks siyang hindi nakapag-tricycle. Kasi nasira yung tricycle at medyo ano sa pera pagpaayos nun. Si papa kasi nag-ano lang siya. Boundary. Oo, boundary lang siya. Ang hirap din kasi mag-boundary talaga. Oo, kasi bibigay lang sa inyan. Yung, di ba, hanggang kasalina ka. Oo. Tapos alam mo yun minsan na kapag may ina yung biyahe, pwede pa na ka. Wala na. Wala na. Parang ibaboundary mo na lang yung pera, tapos wala ka may uuwi sa inyo. Pero ang sakap sa pakiramdam na, di ba, kapag magbibita na tayo na mismo yung nagbibigay. Uy, magkasal ka ako din sa inyo. Oo, soon. Ay, nako. Nasamahan pa kita pagkuha ng, ano, ng pin mo sa post office. Kaya mag-ipon ka lang para sa mag-open ng bank account mo para diretso na, mas patulong tayo kay Kuya Billy. So, ang iniisip ko kasi ngayon yung mga parang pinaka wants and needs talaga ng pamilya ko. Yung sa kuryente talaga iniisip ko eh, kasi minsan, sana kami kukuha yung pambayad. Tsaka, man. Kasi halos lahat na ano din pati, parang umano din pati bagay yung bahay na. Oo, lumaki. Tapos siyempre yung consume mo nun. Kailangan mo ano, mabudget talaga. Tapos pang-ulam. Yung feeling na makakabili ka ng isang sakit bigas na in your own, makakapag-grocery ka every month, gano'n. Parang ang sarap lang sa feeling. So, yun. Sa ngayon, nangangarap lang. Oo, nangangarap lang. Pero pag gano'n yan, siyempre, papablood kayo. Pag ako kumita sa YouTube na lang. Oo naman, siyempre sabi nga, help each other lang. Siyempre, tutulungan kita. Tulungan lang tayo. Tulungan tayo. Kasi para din naman yun sa atin eh, sa pag-aaral natin sa studies natin. Yeah. Pero syempre, thank you sa mga nanonood ng vlogs natin. Kasi dahil sa kanila, parang sila din naman napapakita sa atin. Sila din. Sila yung kailan kung bakit tayo nagkakamera. Kaya nga. Kasi wala pa ako ngayon. Sorry. Nag-iipon pa lang. Nangangarap pa lang po talaga ako ngayon. Yeah. Pero pinagsisikapan ko naman talaga ngayon. Pansin mo, halos araw-araw na ako ngayon. Hey! Yun. Kasi, last year kasi diba nag-start na ako mag-vlog kasi natigil ko kasi nga parang ang hirap, nahihirapan talaga ako kasi iniisip ko yung financial ko, tas yung kung anong gagawin ko, tas minor, sabi ko ano kaya gagawin ko, parang nahihiya pa ako dati, ganon. Pero ngayon sabi ko, ay legal age, kailangan mo na face the reality na talaga. Kailangan mo na harapin yung katotohanan na hindi ka na yung Nandiyan na? Wala. Hindi kailangan mo talaga na ano, magsumikap lalo. Parang triple yung pagsisikap. Pero sa as kabataan tulad ni Tex, parang, di ba yung, alam mo yung, maganda kasi sa mga kabataan ngayon, yung parang namulat ka na agad sa realidad ng buhay. Kasi mostly sa mga mayaman ngayon, may mga kaya-kaya sa buhay. Ano sila, wala silang pakialam magot sa pera o kung paano tumakbo man yung buhay o ano yung reality ng buhay. Nakarin. Yan. kaya nung time na humiwalay na sila sa magulang nila at kailangan na talaga nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, wala sila. Hindi ko ibig sabihin. Wala sila. Bagsak sila kasi maaga pa lang, hindi na nila nakanasan yung gano'n na yung tulad ng nakanasan natin na as a student, nagtatrabaho, ganyan. Talagang pinagsisikapan natin yung para sa buhay natin, nag-aaral ng mabuti. Ah, syempre, isa din yan, sinto yung talaga na... Talagang napanood ko yung, ano, yung vlog sa'yo na may kulay pa kayong buhok naman nun eh. Oo!
Kasi damo mo talaga, iiyak ka kasi matindi talaga yung pinagdadaanan. Kung ramdam na ramdam mo talaga. Alam mo, abang naaalala ko yung pizza mo. Thank you so much sa lahat ng nakapaligid. Alam mo, siyempre ko na Kuya Rob. Oo, kay na Kuya Rob. Sa nakascout sa kay Rachel. Siyempre, kung hindi tayo sa nakascout kay Rachel, wala kami ngayon sa ganito. Tapos na habang binablog sa Rachel, para naantig din sa akin si Kuya Jello. Ay, Kuya Jello, thank you. Ay, Kuya Jello, yan. Shout out sa channel ni Kuya Jello. Kuya, alam mo ba, unexpected na mapapatayin kami ng bahay. Alam mo, akala ko, ano lang, parang bibigyan ako ng allowance ni Kuya Jello. Parang napansin ni Kuya Rob. Siyempre, lagi ba kami magkasama? Kasi Kuya Jello talaga yung naka-scout sa'yo. Yeah. Si Kuya Jello mag-step. Thank you kay Kuya Jello. Tapos napansin ni Kuya Rob, bilinag din ako. Tapos, sabi daw, re-renovate ang yung bahay, pero ginawa talaga. Ginawa talaga. Alam mo yung pagpuan natin, nagulat talaga ako kasi, wow, ang laki. Yung nakapag-vacation ka na, pagbalik mo. Ang laki na. Ang laki, ang ganda ng pinagbago. Yan, thank you po, siyempre kay Kuya Rob. No? Kaya Kuya Bal. Dahil sa programa nila, madaming nababagong bahay, pati ng buhay. Oo, madaming nabagong buhay. Pero, siyempre, hindi man baga mawawala sa atin yung pambabash ng iba. Oh. Pero keep on going lang talaga kasi okay lang yan. Kahit maiyak ka lang, iyak mo lang. La, pero kinabukasan, laban uli. Oo, oh, saka it's just a word lang, no? O isipin natin. Dito ka na ngayon eh. Titigil ka pa ba? Huwag na. Patuloy mo na to. Kaya mo yan. Kaya natin yan. Dapat lang alam saka, yan. Ano bang ampag nila sa buhay natin? Sila. Sabi nga nila, lahat ng mga nagsasuporta sa atin, ano bang ambag nila sa'yo? Diba wala naman? Wala lang, ang dami. Parang hinahanapan ka lang ng butas. Oo, para i-down ka. Parang ganyan yung mga fragmentality. Bakit alam nila na ganito, ganyan, da-down ka nila. Hindi lang sa, ano no, hindi lang abot sa mga viewers natin. Especially sa mga kamag-anak din natin. Nakasuporta lagi. Siyempre alam mo ba, proud na proud ako nila mama at mo. Kasi yung time nga na namatay si Tita Chris, yung mama ni Rachel. Oo. Shoulder lahat nila mama. Lahat ng gastos. Oo, manakoy daw yun sa amin ni... Groceries. Oo, naroon. Sa ilaw, sa lahat-lahat, sa allowance. Kahit alam mo, kahit madaling araw na, nag-chat sila, ma. Sabi kasi namin na mag-chat lang kayo kapag kunwari wala na kayong ganito, kapag kailangan nyo ng pagkain, ng financial. Nagbibigay naman talaga kami kasi para saan pang pagiging pamilya kung papabayaan mo lang. Papabayaan. E di yun na, kahit sabi ni Rachel, alam mo yun, naiyak kami sa part na, Tita, wala na po kami bigas, hindi pa po kami nakain simula kanina umaga, gabi na, ganito, ganyan. Naiiyak ako. Gumagawa. Sabi ayaw kong balikan. Pero yun nga yung ano, yung pag-history or past natin na kung saan dahil doon tayo na. Kasi alam mo yung ano na nag-chat sila madaling araw na talaga. Super na ano. Nakakaano talaga. Nakakaano. Nag-iyak na. Nakakaiyak naman talaga kasi amakay mo ganun. Alam mo yung galiyak. Oh. Yung gabi, oh. Ito lang yung ginagawa nilang pagkain, parang ginagataan lang nila yun. Kasi diba dun sa gabon, madaming yung... Oh. Yun na lang kinakain nila. Kasi sabi nila, nahihiya din sila. Sabi nila, huwag kayong mahiya kasi hanggat meron kami, magbibigay kami. Sila mapapanhid ako. Sabi si na mama mo, tagay yung napaka-essence ng pamilya. Pero syempre, yung dapat na para sa akin, sabi ko, iyan na lang tula Rachel. Kasi mas kailangan. Ganun. Talagang alam mo, hindi namin malabas na maisip na nagsimula kami sa ganun. Tapos ngayon ito na. Oh, di ba nung nag-daydreaming pa kayo nun, ng mga bata. Alam kayo na... Alam mo bang nag-ano sa Rachel? Kami dalawa nangangarap kami talaga. Sana makasakay kami aeroplano. Uy, sana maganyan yung bahay natin. Kahit ganyan lang, okay na. Basta kasama natin ang isa't isa ganyan. Uy, gusto ko makapunta sa gantong lugar, ganyan-ganyan. Basta yun. Pero ngayon, halos lahat natutupad. Hindi mo kalahin, no? Ganyan din ako nung mga bata pag gabi. Matagal kami yan bago makatulog kasi nagkikwentuhan pa kami. Sana ganito. Oo.
sabi ng lola ko, uy, matulog na kayo, kung ano-ano pinag-aaral na yun. Uy, alam mo ba, maganda, nakakabis yung Lola's Care. Ah, Lola's Care. Lola's Love talaga. Yung time na nabisita kami doon, yung time na yung bahay is tulog-tulog pa, tinutuluan pa talaga, parang shower pa. Yun. Batang-bata pa kami nun, tas anyan pa si tita nun, tas kailangan namin matulog ng hapon. Dapat pala natulog talaga kami hapon. Para lumaki. Nagtulog-tulogan kasi ako nun. Basta ngayon, parang nai-imagine ko na dami ng achievements. Achievements. Yeah. Pero walang hiya, parang iyak ako. Hindi, okay lang. Thank you na lang kay Lord. Siyempre sa mga ginagawa niyo yung instrumento para makatulong tayo. Super proud. Yan, super. Siyempre sa mga kabataan, ano may papayo mo bilang, kasi strict si talaga, napakadaming pinagdaanan nito, alata naman sa kanya. Kaya hindi ako lumaki. Kasi dahil sa pinagdaanan ko, super bigat ng pinagdaanan ko, kaya hindi na ako lumaki. Yun. Diba? Ano yung tingin mo na dapat na? Kasi, alam mo ba, yung mga napapansin ko? Oo. Mga mas bata pa sa akin pero may mga anak na, may mga asawa na. Kasi parang tas hindi sila handa sa realidad. Talaga hindi sila handa kasi nakaano pa sila sa parents eh. Ano pa sila? Oo. Parang ang hirap lang na ganun. Parang wala silang plans, parang biglaan lahat-lahat ganun. Ang ma-advise ko lang sa kanila. Maano sila, mangarap sila hanggang sa makuha nila yung goal nila sa buhay. Kasi walang kasamang magtiyaga. Kapag tinagaan mo lahat ng bagay, maganda yung kakalabas ito. Maghintay ka lang, hindi naman dapat minamadali talaga. Lalo sa pag-aaral, kailangan mo pag sumikapan, kailangan mo yung critical thinking talaga. Kasi kapag wala kang ganun, parang mawawala lang din na. Baliwala. Oo, baliwala lang lahat ng pinaghirapan. Kaya ang mindset ko ngayon, kailangan mo mas taasan pa yung standard na inaan. Standard na inaan. Magsumikap bang? Sumikap. Yan, si Ate Aileen, no? Yeah, yan. Ako sa kanya, tapos alam mo, nag-aaral sa RHSK. Nag-aaral, tapos nag-aaral. Maya, ano na siya, may parang lola na din siya. Siyempre, hindi siya nakapag-aral ng ano dati. Nag-aaral siya, tapos nag-aaral. Kaya pinagpatuloy niya. Super proud kasi sa ganyang age, nag-aaral pa siya, wala siyang kinakaya. Ganito na nakidapat. Kung may gusto kong abutin, kulang, kaya mo yun. Pero, bakit ako umiyak? Hindi ko alam sa'yo. Sabi daw, pag umiiyak daw, siguro dahil yan sa mga pinagdaanan sa buhay. Kasi kung gaano ka, ganun kadaling umiyak, ganun mo din mas na ilabo yun na yung mga sakit, yung mga hirap. Okay lang yan. Tapos alam mo ba, syempre yun din ba? Ano pa lang kami na tibata pa? Bata pa. Ano na, si Papa at si Mama, pati yung lolonin ko. Na-aksidente sila. Alam mo yung, di ba palikot sa inyo, dito yung dating 7-11. Na-aksidente sila mama dyan. Si Papa ang driver. Nawala ng preno yung motor. As in, nawala ng preno. Tas no choice si Papa. Kasi marami yung gas eh. Marami yung gas. Kasi kahit na ano, di mo man yung baga matitigil. Oo, hindi naman yung matitigil. Kasi nawala ng preno. Tapos pagka ano, no choice siya, tapos bigla siyang nagbangka dun sa, alam mo yung parang akyatan sa 7-11 na yan. Sa bakal, tumama siya dun, nagtama yung buko niya. Kaya pansinin niyo guys, yung paglalakad ni Papa, hindi gaano, okay. Ah, yung ganito, ganyan. Yung pala yung reason. Oo, kaya minsan talagang naaawa ako kasi may damage na yung ganito ni Papa. Pero alam mo ba, kahit isa, walang tungkol sa wala din silang kumayan or... Wala din. Si Celeration, alam ko. Ano sila, tumutulong din sila pero... Through ano? Nabigay din sila. Pero may mas pangangailangan kasi sila. Kasi ang dami din baga nila. Mas madami sila. No? Tapos, yung pagbabantay lang nila, okay lang yun. Yung si Mama, nagtrabaho yun sa ano? Pag gagawa ng ganito? Ito? Hindi, ng ganyan, no? Kasada. Siya? Construction. Yan, binaya ni Mama. Si Papa, ano, na-hospital yan. Kami nag-aaral kami. Siyempre, sabi ni Mama, huwag kami mag-stop mag-aaral. Kaya daw yan, kaya daw yan. Malalampasan daw yun. Tapos, siyempre, pagdating mga tanghali, may sinaing na.
na-excuse si Mama sa work niya para magsaing, mag-anang ulo. Makasagasuhin kayo. O, tapos balik siyang work. Alam mo yung dinadaanalin na pangalawang papasok? Oo. Yan. Yan si Mama nag-ano, sa kalasado na yan, papasok din. Oo. Kasi trabaho yun sila. Tapos na, ano yan, nabuhat, mabibigat. Grabe. Kahit alam mo, sakitin siya. Kaya pala. Ginagawa niya lahat. Kaya, super proud ako kay Ma'am. Kaya iniintay ko lang talaga na sana makapagtapos ako, sana makahanap ako ng magandang trabaho, sana maging maganda yung pagiging vlogger ko, maganda yung kalabasan, gano'n, para sana hindi na magtrabaho sila, Ma'am. Parang yeah. Ako na yung work para sa family. Pagsikapan mo yan, pagsikapan. Kasi baka din yan sa iyo, baka din sa atin. So, yan, nakinig naman yung kwento. Napahaba na. Anong oras daw? Kala ko lang mga ano, tingnan yun po, di ba? Pag-gabi na. Pag-gabi na. So, napakasayang makakwento ni Tixi kasi. Umiyak lang ako, silipon tuloy. Kasi, di ba, as a friend, ngayon ko palang ganun ka na pakinggan yung mga kwento niyan. Kasi, gusto ko talaga sa mga kaibigan, yung madaming na isasalay sa iyo tungkol sa buhay nila. Kasi, doon ako natututo eh, kapag nakikinig. Kaya mahilig ako makinig ng mga kwento na yung mapupulutan mo talaga ng aral na magagamit mo sa sarili mo. Kaya the best ka bro, the best ka. Okay. Kailangan mo lahat ng mga hakbang mo sa buhay, pag-isipan. Bawat kasi may sure. Mga maling hakbang, di ba? Talagang... Pag napamaling hakbang, madadabla. Pero minsan, nagkakamali din tayo at nadadabla. Hindi man... Hindi naman naiiwasan. Pero kung magkamali ka man, ayusin mo. Ayusin mo na next, no? Hindi yung pagpapatuloy mo yung mali. Minsan, inaano mo pa, mas ginagawa mo pa. Mali yun. Kaya pag alam mo nang mali... Aba, itama mo. Tama mo. Kaya ka. Ayan, magpapaalam na po kami. Magpapaalam na kami, guys. Gawin ko na po itong intro. At mag-intro pa kami doon sa... Ay, intro, outro pala. Outro. Yan. Yan, so nabigla ang pagbisita natin kay Tixi, hindi natin akalain na ganun pala, no? Ganito yung mangyayari na mapayak ko yun. Uy, umiyak ang person! Person, mayiyak! Person, mayiyak ko ba to? Napayak pala to? Sabi ba? So, di ko po siya inaano, pero umiyak na lang po siya. Dahil yun sa mga pinagdaan. Sa mga pinagdaan. So, yun mga kalingap, please support po ang YouTube channel. Nakikayo vlogs. Affiliado namin yung vlogs. Vlogs. Nakikayo vlogs at Justin ang YouTube. So, patuloy lamang po kayo sa pag-support sa especially sa kanya. At syempre, para mas... makatulong sa kanya, syempre sa kanyang family. So, maraming tulong yung hindi niya pag-skip ng ads. At panunood niyo po. At sa mga nagmamaraton dyan, sa mga GC dyan. Sana mamaraton din yan sa amin. Yan. Nag-aaraw mo. Pero siya naman yan, full support. Thank you so much po sa lahat ng sumusuport. Yan. Sa mga silent viewers at sa mga sponsor, syempre sa mga viewers natin yan, sa mga supporters na talagang dinadayo pa tayo dito sa daan. Para lang makilat tayo. Kahit mga taga ibang bansa, no? Talagang dadayuin. Umuwi talaga galing ibang bansa. Para makita sila. Nasarap sa feeling ng ganun, no? So yan, bye-bye na po. Papaalam na kami. Thank you so much. See you sa next vlog. Ayan. Kailan? Ha? Sige na po, at baka mapahaba pa po yung kwentuhan na naman dito. Daming sinisingit nito eh. Yung outro na, pero ang haba pa rin ang kwento. Ang haba. 5 minutes, outro lang. Ayan, bye-bye na po. Bye-bye.